Magkakaroon nga ng bagong forwards slash center ang team ng Golden State Warriors. Ngayon kasi mga idol, ni-report ni Adrian Wojnarowski at ni Shams Aranya. Sabi, Jamichael Green is finalizing a contract buyout with the OKC Thunder and plans to sign with the Golden State Warriors after he clears waivers. Yan nga mga idol ang latest move na itong team ng Golden State. Siya nga mga idol ay maaari kasing maging pamalit na ito ni Bielitsa pati na rin ni Otto Porter Jr. He can space the floor mga idol. Dahil alam nyo ba sa karera niya nga sa NBA, ang kanyang 3-point percentage ay 36% which is very reliable para nga sa isang big man ng katulad niya. At hindi lamang yan ang kanyang pwedeng maidala dito sa team ng Golden State Warriors. Very tough ang player na ito, gritty, parang mala Patrick Beverly. Talagang ipagtatanggol niya ang kanyang mga teammates kung kinakailangan. At yan nga ay magandang addition para dito sa team ng Golden State Warriors. Isang 3-and-D forward tapos very tough din. Kaya naman mga idol, masasabi nating isa na namang kalkuladong move para nga kay Bob Myers ito. Siguradong inanalyze niya maigi kung ano ba ang pwedeng madala neto ni Jamichael. At isa pa nga rin mga idol ang sigurado dito. Malilito ang mga Warriors announcer kapag nga pinagsabay itong si Draymond Green at si Jamichael Green sa lineup. Pero anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa signing ng Golden State Warriors? Good move or bad move? Komento nyo lamang ang inyong mga opinyon. At pag-usapan naman natin mga idol ang pagmamalaki nga ni James Harden sa kanyang mga haters na nagsasabi ngang hindi nga daw siya deserving sa kanyang kontrata. Sabi ni James Harden mga idol, hindi nga daw siya ayos last season pero nag-average pa nga rin daw siya ng almost triple-double last season. 22 points per game, 7.7 rebounds and 10.3 assists ang kanyang statistics last season. Sabi pa ni Harden, kung iba nga daw ang makakagawa noon ibang NBA player, sigurado daw na pag-uusapan natin na bibigyan siya ng max contract. At tama naman mga idol at may punto nga si James Harden. Kung babase nga natin sa standard ng mga NBA player, ay itong in-average ni Harden ay talaga namang malupit, pang all-NBA team na nga yung mga ganyang average. Pero dahil nga napakataas ng expectation dito kay James Harden, kahit malupit na nga mga itinala ng numero ay sinasabi ng fans ay hindi pa rin daw ito sapat. Pero anyways nga mga idol, pag-usapan naman natin itong pag-ensayo ni Donovan Mitchell. Dahil kasama niya nga ang number 1 overall pick na si Paolo Banchero at nag-e-ensayo nga sila sa New York kung saan narurumor nga itong si Donovan Mitchell na malilipat. Panorin natin ito mga idol. At yan ang alamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!